Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB Miletio. Ang tayo mula nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Melb's Castle. Subscribe ka dyan mga kabalita. At ito na nga mga kabalita, War Expert, pinagbantaan tayong lahat, babala sa mga Pilipino, gegerahin ng China ang Pilipinas. At yung play na natin, wala naman na to. Pananakop po ng China. Kasi malakas po talaga ang China. Hindi po natin kayang pantayan po yan. Mm-hmm. Talagang determinado rin po ang China na sakupin ng South China Sea. Iyan ang nakakilabot na katotohanan, hindi natin kakayanin sa gyera ang China. Pero papaano na lang? Magpapasakop na lang ba tayo ng basta-basta? Sa kakapasok lang kasing balita, inanunsyo na desidido na ang China ang sakupin ang West Philippine Sea. Dito yan nga mga kabalita natin, na tila nga ba sa patuloy nga na talagang prehensya din ng mga Chekwang to ng China, na ito nga ang ginagawa nila, yung tuluyang pagsakop na sa ating bansa, na dito nga ipinapahayag na desidido itong mga Chekwang to, itong China, nasakupin no yung ating teritoryo, o talagang ipaglaban nila na kanila ito. Kapag pinabayaan siyempre ito ng Pilipinas, sa talagang ay mamimiyasa at mamimiyasa itong mga Chekwang to na makontrol ang anumang gusto nilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na siyempre itong West Philippine Sea, na talagang dito pa lang talagang dapat nang putulin yung ginagawa nga ng mga Chekwang to ng China, dahil maaaring mawalan ng mga teritoryo itong ating bansa kapag pinabayaan at pag hindi natin ipinaglaban ito sa mga Chekwang to o dito nga sa China. Kaya ito yung paninindigan siyempre ng ating mga hukbo o ng ating mga PCG o ng ating mga armed forces nga, na talagang handa rin silang gumawa ng aksyon o talagang handa rin sila talagang magbuwis ng buhay laban dito sa mga Chekwang to, upang maipatupad lamang siyempre yung karapatan natin at talagang yung patunay na atin itong teritoryo na to, na hindi nga natin isusuko o ibibigay nga dito nga sa mga Chekwang to, dito nga sa China, kahit umabot pa nga sa puntong tila nga ba magkaroon ng hindi magandang tugunan laban nga dito nga sa pag-angkin ng teritoryo ng mga dipungan na dipunggol ng mga Chekwang to, na dapat talagang hindi pabayaan, na dapat ipaglaban ito ng ating bansa. Kahit sa anong paraan ng mga kabalita natin, na dapat na maipakita ang sinserong pakikipaglaban ng ating bansa para sa ating teritoryo. At yun, tuloy pa natin. Pinaghahanda ang lahat ng mga Pilipino, dahil gera ang huling solusyon ng China para makuha ang napakayamang oil at natural gas resources ng ating karagatan. Yan mga kabalita natin, tungkol nga sa gas at oil nga na pwede nga makuha dito nga sa karagatan. Ito ang punteriya o ito ang talagang kailangan ngayon ng mga Chekwang to ng China. Lalo pa titila nga ba, pahina ng pahina yung kanilang ekonomiya, na maaaring dito maisalba ito. Lalong-lalo na pagdating sa mga pagkain na maaaring makuha dito sa karagatan na to, na kakulangan din ng mga Chekwang to o ng China nga, no, mga kabalita natin, dahil ito ang isa sa nais talagang magkaroon itong mga Chekwang to, itong China, yung pagkain at mga gas na maaari nilang pakinabangan sa teritoryong nais nilang kubkuban. Kabilang na nga itong West Philippine Sea na napakayaman, no, sa makukuhang mga gas o mga oil na napipwedeng pakinabangan ng mga Chekwang to ng China, at yung mga yamang tubig, no, na talagang dito na malaking pakinabang, no, sa kanilang bansa. At yun, tuloy pa natin. Sinasabi ko ni National Defense Secretary Gibo Chibodoro, mm-hmm, ang punot-dulo niya ay pananakop po ng China. Correct. Sinasakop po ng China ang 90% ng South China Sea, at kasama po dyan yung ating exclusive economic zone na tinatawag po nating West Philippine Sea. Kakaroon po man talaga ng, sana o hindi mangyari, gera po, talagang intention po yan. Mm-hmm. There's no such thing as an accidental, okay, conflict po. Talagang calculated po yan. Calculated na ng China, o talagang pinaghahandaan niya po yan. Mm-hmm. Na talagang sakupin ang South China Sea, West Philippine Sea. Mm-hmm. At talagang mahaba ang labanan to, at determinado po ang ating, kumbaga ating malaking neighbor, na i-deprive po tayo, mm-hmm, ng ating exclusive economic zone. Nasa ating choice po yan. Mm-hmm. Papayagan na lang po ba natin, aapis po ba natin na China, o at least, mm-hmm, we have to show determination na hindi natin papayagan to. Opo. Pero hindi madaling masakop ng China ang South China Sea, West Philippine Sea. Kung
kung ipipilit nila ang kagustuhan nilang nakawin ang ating teritoryo, malaking gyera ang kakalabasan nito. Dahil yan sa pagsuporta ng US sa ating bansa. Idagdag mo pa ang mga Pilipinong nais tumulong kung ahantong man tayo sa gantong klaseng gulo. Babala ng Amerika sa China, kami ang kakalabanin nyo pag ginalaw nyo ang aming minamahal na Pilipinas. Kasi malakas po talaga ang China. Opo. Yan ako ang merong pinakamalaking navy sa buong mundo. Hindi po natin kayang pantayan po yan. Mm-hmm. So ano po gagawin natin kung mas malaki yung kalaban? Maglilayo po tayo sa ating treaty ally. Meron po tayong alliance. So yung pinukondak natin na maritime cooperative activity, it is of course on the basis of the 1951 Mutual Defense Treaty. Yan nga mga kabalita natin, no, yung pinakamalaking pakinabang natin sa mga taga-Amerika nga, o dito nga no, sa US nga, na kung saan itong ating treaty ngayon, ang tila nga ba ang pinapangsangga natin dito sa mga Chekwang to, dito nga sa China, na talagang ito yung kinauuratan o no, kinabubuisitan ng mga Chekwang to o ng China. Kaya hindi nila basta magalaw-galaw ang Pilipinas dahil pwedeng umaksyon itong Amerika upang durugin at sugpuin itong mga Chekwang to, itong China nga, sa kanilang gagawing hakbang laban niya sa Pilipinas. Dahil itong USA talagang hindi magkikeming talagang umatake at mandurog ng mga barko ng mga Chekwang to o ng China nga. Dahil nga sa ating nagiging tila nga ba kasunduan dito no, sa Amerika, na ito ang kinabubuisit talaga at talagang kinayayamot ngayon ng mga Chekwang to o ng China. Yung itong ginagawa daw umano nating talagang panangga laban sa kanila, na talagang ito talaga ang magiging talagang solusyon natin upang talagang mapantayan yung lakas ng mga Chekwang to ng China. Dahil talagang hindi natin kaya yung kalakasan o yung meron nga itong mga Chekwang to, itong China. Talagang hahantong at hahantong sa hindi magandang tugunan dito nga no, sa West Philippine Sea, dahil parehong walang gustong magpatalo. At syempre yung ating bansa na talagang hindi natin pwedeng ibigay yung ating teritoryo dito nga sa mga Chekwang to, dito nga sa China. Dahil baka dumating ang araw tayo rin ang masisi ng mga henerasyong susunod pa dito nga no, sa ating bansa. At yun, tuloy pa natin. Amerika, na hindi nyo pwedeng dalagang pitikin ang aming ang alay, ang Pilipinas. Ayun. So ayun o yung message. Of course, expect China to do the same thing kasi gusto rin nila pakita sa kanilang population na talagang papalag sila. Pero at least sa panahon na to, nakikita lang ho natin ay tinatawag kong shadow boxing pa lang. Hindi shadowing ha, shadow boxing na ha. Oo, shadow boxing. Talagang pinapakita ho sa atin. Ito yun o. Tignan nyo, hopefully ho, hindi ho talagang magkaroon ng tigwaan o talagang armed conflict. We expect it. Kasi talagang determinado rin ho ang China na sakupin ang 90% ng South China Sea. So talagang pinapakita rin ho nila sa kanilang mamamayan na hindi sila atas, papalag sila. Mm-hmm. Dapat hindi matakot ang Pilipinas makipaggyera sa China. Dahil pag pinakita ng Pilipinas na takot tayong makipagbombahan laban sa China, na nakawin nila ang buong West Philippine Sea. Gusto nyo bang mangyari yon? Siyempre hindi. Pinaniniwalaan kasing sobrang napakayaman sa oil at natural gas ng West Philippine Sea. Ito na nga ang susi para umunlad ng sobra-sobra ekonomiya ng ating bansa. Talagang pagsisisihan ng Pilipinas pag hindi nito ipinaglaban hanggang patayan. Aapras po tayo, ibig sabihin takot tayo sa China. Apo. Pag napinakita natin takot sa China, China will achieve its goal. Ang goal ho naman talaga ng China is to win without actually fighting. Tindakin ho tayo. Mm-hmm. Pag naano natin, pag may nangyayari, oh, we're provoking China. Mm-hmm. So tayo ho mismo naapektuhan ng Chinese psychological warfare. Mm-hmm. Grabe mga taktika sa atin ng mga Chekwang to ng China. Kung saan yung paninindak at talagang yung mga ginagamit nilang hakbang upang takutin at talagang ipakita ng mga Chekwang to ng China nga sa Pilipinas na hindi natin sila kaya, ito yung ginagawa nila. Na kung saan yung taktika naman ng Pilipinas talagang pinapakita din na meron tayong mga alyado o meron tayong alyansa na pwede nating itugon at itapat sa kanila. Na dapat nga na hindi natin ibigay o isuko yung teritoryo na to dahil talaga may mga nais lamang kunin itong mga Chekwang to, itong China, kabilang na nga itong yaman na nga karagatan nga at itong mga gas o oil na pwede nilang pakinabangan, no? At talagang ito yung mawala na malaki sa ating bansa dahil ito nga ay katumbas ng pag-unlad ng Pilipinas. Pag pinabayaan itong
mawala, eh tila nga ba parang pinabayaan natin yung pag-unlad o pag-usbong ng pagpapalakas syempre ng Pilipinas, no, na kung saan itong makikinabang itong mga Chekwang to. O itong China na naman, na kung saan itong mga Chekwang to, itong China nga ay napakarami sa ating bansa na kung saan ay lubos ding nakikinabang sa mga Pilipino. At yun, tuloy pa natin. So dapat pakita mo natin sa China na hindi, hindi namin kay papayagan na manalo ng walang kumbaga girian. Opo. So miski mahina ho tayo, pero meron ho tayong alyansa na sa ating likod ho, ang Estados Unidos, at may mga security partners ho tayo. Isa na ho dyan, of course, Japan, nandyan ang Australia, mm-hmm, nandyan ang South Korea, mm-hmm, nandyan rin ho kung natin itatap natin ang Taiwan at ang India. Yung India ho, naalaman ko yung India, gusto rin makapag-military exercise sa atin yun, Dr. De Castro. Mm-hmm. Oo, Japan ho, nandyan ang Japan, kaya nagne-negotiate ho tayo ng reciprocal access agreement. Opo, opo. Na mag-ooperate na rin ho dito, hindi lang ang Japanese Coast Guard, pati yung Japanese Maritime Self-Defense Force. Mm-hmm. So talaga ipamumukha ho ng natin at ating mga alyansa at security partners na hindi nag-iisa ang Pilipinas. Mm-hmm. Huwag niyo pitikin ang Pilipinas dahil mahina yan, no? Bumabagsak na kasi ng sobrang bilis ang ekonomiya ng China, at ang West Philippine Sea ang susi para mapalakas muli ito. Payag ba kayong ipamigay na lang natin ang West Philippine Sea sa China? O handa kayong mapaglaban para sa Pilipinas? Ikomento sa baba ang inyong saloobin. At yan nga mga kabalita natin, yung mga ilang patungkol, mga pahayag at balita dyan na kung saan ito nga, yung patungkol nga sa mga Chekwang to sa China nga. Yung nga pagpupumilit nila na makuha na tuluyang mapakinabangan na itong West Philippine Sea, no, na kung saan ay talagang pinapakita lamang syempre yung kanilang hakbang o yung kanilang tugon, no, laban sa Pilipinas, na kung saan ay handa ngang makipaggera dito nga, no, para sa teritoryo na to. Na dito ay pinapakita lamang syempre na gusto nila nga kubkubin at kunin na ito upang lubos nila itong mapakinabangan, lalong-lalo na yung mga makukuha nga, pwede nga i-benefits nga dito nga sa mga Chekwang to, dito nga sa China, kabilang na yung mga oil, ito nga gas nga at mga yamang tubig, na mas lubos nga kapakipakinabang nga sa mga Chekwang to sa China, na ito talaga ang punterya nila na makuha at tuluyang nga ito ya magamit nila upang maisalba yung naghihingalo nila nga tila nga ba ekonomiya ngayon na talaga nga mabilis yung pagbulusok, no, dahil nga sa mga nangyayari din na tensyon ay kabilang na ito sa tila nga ba galaw ng ekonomiya ng mga Chekwang to ng China, na kung saan ay talaga nga seryoso itong mga Chekwang to, itong China, na talagang handa rin makipaglaban, no, o magbuwis din ng kanilang buhay. Gaya din siyempre ng ating bansa na talagang hindi natin isusuko o ibibigay nga yung teritoryong nais nilang kubkubin, at handa natin itong talagang pagbuwisan ng buhay. Yan din ang saad siyempre ng ating mga hukbo, at talagang patuloy yung ating pakikibaka at pakikipaglaban dito nga sa mga Chekwang to. Nakasama nga itong US na handa rin tumugon at tumulong nga dahil sa ating alyansa o yung ating kasunduan na talagang kanilang pinanghahawakan upang labanan at tugunan nga yung mga hindi tama at talagang magiging galaw nga ng mga Chekwang to ng China nga, talagang tutulong at tutulong ang US, kagaya rin siyempre ng kanilang naipangako, no, sa ating bansa nga. At talagang dito ay nagpapakita lamang siyempre itong US na talagang hindi rin matitinag sa kanilang talagang pagtugon at pagtulong, no, dito sa Pilipinas, dahil ito nga mga banta nila na pagkanti sa Pilipinas ay parang pagkanti na rin, no, sa US. At talagang patuloy din nilang ipapakita sa mga Chekwang to o sa China na handa rin makipaggera upang tugisin at ubusin at walisin sila dito, no, sa West Philippine Sea pag ginawa nila yung nais nilang pagsalakay o tila nga ba pag-atake dito nga, no, sa Pilipinas. At talagang dapat lang manindigan yung ating bansa upang talagang maipakita sa mga Chekwang to o sa China na handa natin kunin yung nararapat nga sa Pilipinas nga, lalong-lalo na ito nga napakayaman sa oil o gas nga na maaaring mapakinabangan nga ng ating bansa sa hinaharap at malaking tulong sa ating ekonomiya, na ito naman ang handa ring ipaglaban ng mga Chekwang to o ng China kahit umabot nga sa puntong pagbubuwis ng buhay, no. Ganyan, no, ang tila nga ba nagiging labanan dito nga sa karagatan na to, dahil dito sa mga Chekwang to dito nga sa China napakalaking pakinabang na magsasalba nga, no, sa kanilang bansa itong West Philippine Sea nga, mga kabalita natin. Subalit nga yung ating bansa talagang hindi ito bibitawan, no, kahit ano't ano pa man mangyari, dahil tila nga ba napakalaking bahagi o tila nga ba malaking kawalan sa Pilipinas pagtuluyan itong pinakawalan natin. At gayon din naman syempre ang nakikita ng US, no, na talagang pwede rin nilang
pakinabangan sa ating bansa. At yung iba pang mga patungkol ng mga pahayag at balita dyan at kayo, kayo lang ba alam magkomento sa iba na nais nyo ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Melbs Castle. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito mo lang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.